lang naman kayo nagiging malakas ang loob ninyo dahil may mga baril kayo. Authorized kayong magbitbit ng armas. Kaya ganun, inaabuso ninyo ang inyong kapangyarihan. Kaya kawawang kawawa ang mga ordinaryong mamamayan. Itong kay Bantag, napakalaking imposibleng si Bantag ang napapatay. Ang nagpapatay kay Percy. Kaya naniniwala ako na maaaring ginalaw. Dahil itong si Bantag, naunang na-issue itong pagkakahuli sa anak ni Boying Ramilla, Boying Rimulya. At sigurado, may patutunguhan kung makukulong doon. Ayan na si Kuya Tommy Abile. Umatake na at talagang lalong lalakas ang puwersa ng Team Bantag dahil dito sa pagkakadagdag niya na tagapagtanggol ni DJ Bantag. At abangan niyo lang po kasi yung mga salita niya kasi si Kuya Tommy Abile po ay taga kumbaga hindi siya ganun kapurong Tagalog. Purong Tagalog pero hindi po siya ganun katagalog yung sa kanyang mga word o salita. Minsan may interpret nyo na parang, oh teka, ba't nasabi yun? Ba't ganun? Hindi po yun ang ibig sabihin din ni Kuya Tommy Abile. Matagal ko na siyang kilala at alam ko kung ano ang kanyang punto o alam ko ang kanyang tinatarget dito sa issue na ito ni DJ Bantag. Kaya siya po ay isa sa mga magiging tagapagtanggol na dahil nga po tinatopic niya na rin yan. Kaya doon po sa ibang mga nakita ko mga nagko-comment parang inilalaglag daw ni Kuya Tommy Abile si DJ Bantag. Hindi po kasi siya ganun ka-diretso sa Tagalog na medyo nahirapan po siya. Pero intindi nyo lang po, makabantag po yan. So yun lamang po, maraming salamat. Ito na yung kasudlong ng kanyang video. Yan po ang atin ngayong tatalakayin. Maniisip sila, sino si Major Abian? Si Major Abian po ang isa sa kanilang gustong idiin sa pagkakawala ni Jubilin. Eh baka mamaya biglang magsalita si G. Major Abian, maraming madadawit dyan. Diba? Kaya mga kabigwas, ayan ha. Ayan atin po talakayin yan. Mamaya-maya, si Major Abian ay instructor po ni Jubilin Galieno. Ayan ha. Eh mamaya talakayin natin. Kung mayroong bantag sa ibang sa Metro Manila, sa Luzon, may Abian naman dito. Sino naman kayang katapat ni Boying dito? Sino kaya? Di ba? Sino kaya yun? Ang katapat ni Boying. Sino rin din yung katapat ni Katapang dito sa Palawan? Yan ha. Yan ang atin pong paghahimay-himayin ngayon mga kabigwas para malaman ninyo at mahimay-himay ninyo kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating lipunan na dapat na talagang tamaan sana ng sumpa itong mga animal at diwali. Ang mga bulok na mga alagad ng batas. Di ba? Yan ha. Ayan ha. Umpisa na tayo. Mga kabigwas, atin na pong tatalakayin ang tungkol po dito kay General Bantag. Ha? Kasi, sa tagal kong hindi nagtatalakay kay General Bantag, ha, sa totoo lang, nakikiramdam po ako, nag-aantay ako kung saan ako kukuha ng punto sa kanilang mga pagtatalakay sa mga negatibo nila. Ilang buwan din na hindi ako sumasabay. Pero nung makasilip ako, ang utak pala nito ay mga dilawan. Na walang iba kung hindi gustong sirahin ang ating pamamalakad. Ito prangkahang pagkasalita. Kung ang Aquino pa, lalo na yung si Noynoy, sa totoo lang si Noynoy, magkakabiruan ko yun. Nung congressman pa lamang yan, kami nila Mike Abe, kilala naman ninyo si Mike Abe, dyan sa Quezon City Circle, naiimbitahan namin lagi yan. Kabiruan namin yan, congressman pa si Noynoy Aquino noon. Pero nung nagiging presidente yan, hindi na kami makakalapit dahil siyempre, yung Pilipe ay kanilang yung Presidential Security Group, yung PSG, mahigpit yan. Ay wala na siyang magagawa kasi PSG ang nasusunod para sa seguridad ng ating Pangulo. Kaya hindi na kami makakalapit, maliban lang kung naka-appointment kami, mga kabigwas. Pero kung sila ang nagpapatuloy na namamahala sa ating bansa, baka ngayon
baka nagiging sumba, nagiging sumbi, nagiging zombie country na tayo. Kasi ang daming adik hindi nadidisiplina at nagsilitawan ang lahat ng kawatan sa lipunan. Magmula kay Cory Aquino na walang ginawa kung hindi ibenta yung lupa natin, yung property ng Pilipinas sa Roppongi, Japan, na sigundahada naman ni Noynoy Aquino na walang ginawa sa lahat kung paano nagiging napakaraming adik na sa lipunan. Yan naman ang totoo eh. Sila yung grupo ng mga dilawan. Kung titingnan mo sa history, maging kay Melchora Aquino. Nandun. Diba? Mga lahi nila yan eh. Tingnan mo yun, may mga problema. Hanggang naupo sila. Dati ang kanilang pinagbibintangan, mga Marcos pumatay kay Noynoy, kay Ninoy Aquino. Naupo na lang ang nanay, naupo na lang ang anak, walang natuklasan kung sino ang pumatay. Dumating si Duterte nang naglilinis na. Maraming adik ang namatay, maraming adik ang nawawala. Pero galit na galit. Siguro itong mga baka sila siguro supporter, sila siguro supplier ng druga, galit na galit sa ginawa ni Duterte. Kami naman na naghahangad ng magandang kinabukasan, gusto namin, alam mo kami mga reporter na kami ng Quezon City, nakapagsabi talaga ako eh, sana kayo tililipat na bansa, parang hindi na secured ang ating bansa ng pamumunuan ito ni Noynoy Aquino ng mga dilawan. Ano yung mga dilawan? Kaya tuloy, mga kabigwas, nag-isip kami, sana ba kaya tayong bansa lilipat? Kasi parang wala na eh. Mabutit dumating si Duterte. Si Duterte ay nilipol niya. Mantakin mo, pati general ng kapulisan, alagad ng batas, puro sindikato na, supplier na ng druga. O, di ba? Kaya yun ang nangyayari. Totoong sinabi niya, napakahirap linisin sa loob ng 6 na buwan. Pero natuklasan niya kung sino-sino ang mga general na mga peste sa lipunan. Diba? Kaya yung matitinong kapulisan dati, yung mga matitino nadadamay. Kaya lahat ng kawatan tulisan na mga alagad ng batas, nagsilipana sa panahon ni Aquino. At yan ay nililinis ni Duterte. Bagamat kulang ang termino ni Duterte, hindi niya tuluyang nalinis ang ating bansa. Pero marami pa rin tiwali na nagtatago. Katulad ng nangyayari ngayon kay Bantag. Si Bantag, kaya nga sabi ko, hindi ako makapaniwala. Dahil kabrader namin, si Percy Lapid, kabrader ko, si Bantag. Pareho ka mga magkakabrader. Mayroon kaming mga aral na hindi dapat magsakitan. Pero imposible kung si Bantag ang magpapatay kay Percy Lapid. Napaka-imposible. Yun yung mga laro na marumi sa larangan ng politika. Dahil itong madimonyong pamamalakad ng dilawan, anyway, galing impyerno ata yung procedure nila. Magaling silang maglaro. Ako ilang araw, ilang linggo, hindi ako sumasali sa isyu kay Bantag. Dahil mismo ako, hindi ako makapaniwala. Dahil yung si Percy Lapid, Bantag, at kami, ay mayroon kaming iisang sinusundang aral. Imposibleng magawa niya yun. Dahil mayroong pananagutan sa amin kung papatayin mo yan, ang iyong kabrader na yan. Kaya imposible. O ano nangyari ngayon? Napag-alaman, dahan-dahan lumilitaw. Sabi nga nila, walang mananatiling kasinungalingan. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Diba? Big was. O lumabas ngayon,
nagplanted itong si Kapapang. Anong pinalanted? Beer. Daming beer. Uy, nakumpis ka daw. Eh, pwede na pala itanim. Sana doon ginawa ni Katapang, tinanim niya sa likuran ng Muntinlupa yung mga beer. Baka malay mo, pag tumubo yun, magiging imperador pa yun. Diba? Mahilig lang din pala kayong magtanim. Yan ay inadapt din yan dito sa Palawan ng mga gago at mga alag, itong mga alagad ng batas. Ano pa bang masabi natin sa kanila? Mabuti? Ay mahilig magtanim? Mahilig magpakontrol sa mga politiko? Kung hindi ba tawag sa inyo gago? Ang kakapal na mukha ninyo. Paano kayo ipagmamalaki ng inyong saling lahi? Kung ganun kayo kasaba, kaya ninyong ibinta ang kaluluwa ng inyong kapwa. Salamat nga sila dito, napakabait ng mga tao rito. Kasi sa aming lugar, serbisyo ka, pulis ka, o ano kang alagad, nang aargabyado ka, kahit nga sa aming judge, pinabayaan yan. Pero pag oras nagre-retiro yan, huwag ka nalang lumabas sa kwarto mo dahil pag lumabas ka, kakatayin ka talaga. Panahon na para maniningil. Kaso lang ang taga-Palawan, napakabait. Maraming mga kurakot at kawatan ng mga alagad ng pulis dito. Maging sa ibang serbisyo, nagretiro, nagawa pa nilang pakasalamuha. Nagawa pa nilang pangingiti-ngiti. Pero kinutungan na yan sila nitong nakaraan. Napakabait eh. Pero kung sa amin, kung magretiro ka, huwag ka na magpakita. Kakatayin ka talaga. Kaya lang naman kayo nagiging malakas ang loob ninyo dahil may mga baril kayo. Authorize kayong magbitbit ng armas. Kaya ganun, inaabuso ninyo ang inyong kapangyarihan. Kaya kawawang kawawa ang mga ordinaryong mamamayan. Itong kay Bantag, napakalaking imposibleng si Bantag ang napapatay. Ang nagpapatay kay Percy. Kaya naniniwala ako na maaaring ginalaw. Dahil itong si Bantag, naunang na-issue itong pagkakahuli sa anak ni Boying Ramilla, Boying Rimulya. At sigurado, may patutunguhan kung makukulong doon. O kaya, magaling, maganda ang drama. Totoong nasungkit ni Percy Lapid si Bantag sa kanyang programa. Pero hindi po masyadong masakit, walang diin. Hindi katulad sa pagdiin niya, sa pagbigay niya ng komentaryo kay DOJ Secretary Boying Rimulya. Matindi. Ngayon, ang teknik ng mga kinilawan, habang binabanatan niya si Boying Rimulya at may issue laban kay Bantag, ay sigurado ang mga dilawan nito, ang gagawin nila, paglabas ng issue para kay Bantag, dinali si ano? Si Percy Lapid. Sino pagbibintangan? Si Bantag dahil siya yung binanatan. Ang hindi nila alam, recorded pa rin yung pagbanat kay Buyin. O ano nangyayari? Ang pagbibintangan ngayon, dapat susuportahan ngayon. Kailangan maimbestigahan. Napakalaking grupong nasa likuran na tumutulong kay Percy Lapid. Napakalaking grupo din ang tumutulong sa likuran ni Bantag para lumabas ang katotohanan.